beautiful ladies and some gentlemen of the universe. Welcome back to Angela Cinco Vlogs. Hello mga guys, Angela Cinco Vlog again. So, kamusta kayo dyan? For today's video mga guys, featuring 25th day sa paggawa ng ating bahay. Ang bilis na talaga ng panahon, parang kailan lang mga guys, no? Nasa second day pa lang tayo, pero ngayon 25th day na. So, what are you waiting for? Sit back and relax and you're watching to Angela Cinco Vlogs. And of course, if you are new to this channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. So welcome back again mga guys. So for today's video nga po is 25th day na ng ating bahay mga guys sa paggawa nito. So nakaraan mga guys, if naalala nyo, di ba nag-flooring tayo. So ngayon mga guys, isipapakita natin kung ano ang nangyari. O ito na nga siya mga guys, after 24 days. So ito na nga talaga siya, ang ika-25th day natin. So may ano dito sa labas mga guys, sa terrace natin mga guys is meron ng upuan, yung ating terrace, yung isa pa lang mga guys. And of course doon sa ating kusina is ready na rin siya mga guys, ang ating CR and kusina siya mga guys. So okay na rin, natapos na rin yung bubong natin mga guys. So let's go mamaya kung ano yung laman doon sa loob, kung ano yung makikita doon sa loob, nako naman yun. So ito na mga guys ang ating terrace. So far so good na ang ating mga hollow blocks dito sa unahan at sa gilid. So okay na talaga siya. So ang ating post dito sa gitna is okay na rin siya, matigas na. Oh my god. So yung next na gagawin nila mga guys is maglagay ng beam dito sa ating terrace para next noon is makapagbubong na sila, makapaglagay ng kahoy sa itaas at makapaglagay ng bubong. So yung kahoy na gagamitin natin dito sa terrace mga guys is yung gemelina and of course yung mahogany. So combination sa mga siya mga guys. Ako naman yun, nabubulol talaga si Angelo pa sa Tagalog, ang hirap. So yan na siya mga guys. So may kulang pa pala dito mga guys sa taas. I'm sorry to tell na mayroon pa talagang busan sa gitna ng poste natin mga guys. So konti lang naman siya so far. So I wish na matatapos talaga siya within this week para naman matatapos na rin siya, kasi nga next week is may iba na daw na project yung aming tatay. Nako naman yun. So I hope and I pray na talaga matatapos siya this week para naman na next week is okay na, diba? So yun, binibinang kasi namin yung araw mga guys. So napag-usapan namin ni Pango na yung ano doon, yung kusina doon is hayaan na muna. So unahin muna dito sa terrace para naman kahit papano, di ba, bago umalis si tatay is talagang ma-finish na yung paggawa ng ating bahay mga guys. Kahit hindi pa siya na finishing or hindi pa siya talaga totally tapos, at least mga guys makikita mo na talaga yung mukha ng ating bahay. So yun, ako naman, I'm so excited. Kasi yung kusina doon mga guys is okay na rin, may bubong na siya, may flooring na. So yung CR na lang is kailangan na lang i-finishing tapos ilagay yung bowl. So hayaan na muna namin doon siguro mga guys. So unahin na lang muna dito sa unahan para may kasama si tatay sa paggawa ng formas mga guys para dito sa ating beam. So kailangan talaga iyon para tulong-tulong mga guys ba. Kasi mga guys, yung aming isang tao doon is okay na rin yung gawa niya. So kailangan sabihin na lang na tulungan niya muna dito sa unahan para matapos itong terrace before mag-Saturday or hanggang Saturday mga guys. Hanggang yung bubong na mga guys. So yun, yun kasi yung goal namin mga guys ni Pango. Dapat bago umalis si tatay dito is ma-okay na lahat mga guys. Makikita na yung kusina, yung body ng bahay and of course yung terrace para yung huli na is pag finishing na lang. So kapag may ano naman, pag may ipon na naman, edi yung finishing na tayo mag-focus. And of course sila tatay is may ano na rin, may bagong project na. So siguro pag tapos nila doon or pag okay na doon na hindi na sila makapagtrabaho doon, dito na naman sila mag ano sa amin, babalik sila mga guys para mag-finishing nitong bahay namin mga guys. Ay, ang tagal pa siguro nun. Pero I wish, kasi nga sabi ni tatay, yung project nila doon is almost 3-story daw na bahay yun. So baka matagalan sila. Pero sabihan namin yung isang panday namin kung kahit na siya na lang yung babalik dito mga guys sa amin para mag-finishing. Kasi nga pag dito kami kukuha ng tao, nako naman mahirap na mga guys. Kasi nga
Iba talaga pag ikaw yung nagsimula, 'di ba? Hanggang sa matapos ikaw yung gumawa kasi nga alam mo na kung paano, 'di ba? Kasi sila mga guys, stressed na talaga namin mga guys. Nakikita na talaga namin kung paano sila gumawa. So very worth it nga po yung time at yung pagpasahod sa kanila. Kaya gusto namin hanggang matapos itong bahay, yes, sila pa rin yung gumawa. So ito mga guys, ang nangyayari dito sa ating CR mga guys. So okay na ang ating bubong, ang ating flooring. So next na is doon na sa loob ng CR. So next na siguro ito yung ano natin, yung lababo natin dito para sa dirty kitchen mga guys. So yung ating abuhan, lutuan, yung para sa kahoy, bahay, ano na naman, gagawa na naman ang pagka. So yun mga guys, ihuli na lang natin yung mga guys, basta i-priority na lang muna natin kung ano yung pwedeng mas madali matapos mga guys. So yun, ito na nga siya mga guys, sa loob ng ating CR, gumagawa siya ng finishing dito or nagra-wrap siya mga guys sa loob para maayos siya tingnan, para malinis at pwede na rin magamit ating CR mga guys. So kailangan talaga mauna dito kahit papaano, and then after that, pero kung hindi naman siya matatapos, it's okay lang, basta matapos yung tiris doon. So yun nga sabi ko kanina, kailangan tulungan mo na doon sa unahan para matapos agad yung tiris natin mga guys, bago magsabado or before, or bago nga before pa, or hanggang sabado. Ganito naman siya tingnan pag dito sa labas mga guys, pag sa likod, diba? Maganda diba? So okay, lagyan pa siya ng sanipa mga guys, para mas lalang safe siya. So nag-worry ako kasi wala ng sanipa na binili ko last time, yung parang ano siya, yung hardy flex siya na ready-made na, pang sanipa talaga, yung nakat na. Wala talaga akong mahanap dito ngayon mga guys, kasi nga, ubusan talaga sila, and of course, kailangan pa talaga mag-order nun, so matagal pa talaga siya dumating. So, ewan ko kung ano magtatanong ako sa aming panday kung ano yung pwede or remedy na pwedeng gawin para maging sanipa mga guys, kahit pa paano. Kasi nga sabi nila, diba, this May daw is may coming rain na, oh my god, so kailangan talaga may cover yan dyan. Ito naman mga guys, yung mukha dito sa una, so ang ating upuan is ganyan siya, nakaano na siya, nakalagay na, so hindi pa siya pwedeng makuha yung purmas niya, oh, diba? Kasi nga mabasa pa siya, hindi pa siya tuyo gaano, so siguro bukas na yan. At ito naman mga guys, ating poste, kailangan talaga matuyo, pero yung taas niya mga guys is nabuhusan na siya kanina, para tomorrow is ready na rin siya maano, matanggal, and para malagyan na ng beam, so maglalagay pa sila ng ano dyan, ng kabilya, yung ano ngayon, yung bakal, ako naman, yan! Ang hirap talaga mag Tagalog mga guys, kasi nga yung isa nating viewer mga guys is gusto na, oh my god baby boss, what are you doing there? Naku naman, sleepingan ka pero hindi ka naman natutulog. So yung ating viewer noon mga guys is hindi siya makakaintindi ng ating hiligay noon, so kailangan talaga mag Tagalog to yung mga guys, no? So trying hard to Angela Cinco vlog, kaya tamang libutan tayo dito mga guys, ikot-ikot lang hanggang sa matapos ito mga guys, at makikita natin kung paano nila ginagawa. O diba, si tatay talaga, o ang sipag talaga ni tata. I can't believe mga guys na meron na tayo na po tayong bahay, no, paunti-unti mga guys. So worth it naman yung ating pagod at hirap mga guys, kasi nga okay naman yung ating pagpagawa ng bahay, and so far wala namang ulan, so mas mabilis talaga mga guys matuyo, kasi nga yung panahon is very mainit, o diba, sa katuloy-tuloy yung ating ginagawa mga guys kasi nga walang ulan. It's a perfect time din sa paggawa ng bahay kasi nga yung ating panahon is very good, so kasi nga walang ulan, so siguro pag may ulan to mga guys, hindi rin mo kami makaabot sa ganito within 25 days, no, kasi nga pag may ulan diba, hindi rin sila makapagtrabaho ng tuloy-tuloy kasi nga masama yung panahon. Mas okay na rin ito mga guys na mainit siya, and of course tuloy-tuloy yung ginagawa nila mga guys. At ito yung isa mga guys, so sobrang nahihirapan na siya, pero syempre go far rin all the way. So yan, no, nag-aayos siya, di ba maganda siya tingnan mga guys pag narap na siya, oh, kasi nga malinis siya tingnan, kasi wala nang bukol-bukol dyan, wala na may haloblock, ano, yung mga haloblock natin is fair na siya, wala, hindi na siya makikita, so maganda talaga pag na-wrap na siya mga guys. So yung toilet bowl is dyan natin ilalagay after na nito mga guys, so hindi rin siya madali, so nilagyan ko siya ng ano mga guys, oh, ng ilaw, yung aking ring light, nako naman, yung ring light ko is pinahiram ko sa kanya para naman kahit papaano is makita niyo yung ginagawa niya dyan mga guys, pero super init daw dyan sa loob, kaya pinagpapawisan siya, nako naman, kawawa. Naman. Yan yung gusto nila dito mga guys, kasi nga daw inaasikaso silang maayos, 'di ba? So ako pa ba, nako naman. Syempre mga guys, maayos din sila gumawa, kaya binabalik ko rin naman sa kanila kung ano yung binibigay nila sa aming service. Syempre mga guys, kapatog ceiling kita, no, basta Tagalog yung nagapatog ceiling. Oh, shout out kay Sis Wendy. Ano sa Tagalog nagapatog ceiling, man? Kabudlay, no. So basta muna, 'di ba? Paano pag ikaw din yung nasa part nila? So mas mahirapan kan, kasi nga mas mainit, 'di ba? Pag sa loob walang hangin na pumapasok, nga ano, kasi nga close siya. Kasi ilagan ko rin siya ng electric fan diyan mga guys.
guys, para makapasok yung hangin kahit papaano, 'di ba? May ilaw na siya, oh. May ano pa siya, may electric fan, oh. 'Di ba nilagay ko lang sa power bank para ayos, oh. Pero yung electric fan hindi na nakunan, ewan ko kung nasaan na 'yun. Hindi ko na naisip 'yun. Syempre, tinuturing din namin silang family kasi nga mabait naman sila mga guys, kaya wala ka ring masabi sa kanila talaga. Medyo marami-rami pa itong mga guys, yung kanyang irarap. So ewan ko ilang araw niya ito bago matapos kasi nga apat na side siya talaga. And of course, meron pa tayong pintuan na kailangan gawin. So, ganyan yung ating makikita dito mga guys sa loob ng kusina at ng ating CR mga guys. So, kulang na dito sa ating kusina is ang ating lababo para sa ating dirty kitchen. So, saka na yung iba. So, yan na siya ang ating kusina. Super as in. So, nice. Lalo na mga guys, pag matapos siya talaga mga guys sa pag-finishing. Kahit ma-finishing na nga lang siya eh, kasi nga mas maganda siya tingnan, no? Diba? Fair siya lahat. So, ready na bang lahat? Ito na yung ika-26 day natin, mga guys. Charan! Diba? Mayroon na tayong hamba para sa ating pintuan. So, good talaga, mga guys. So, yan na siya, mga guys, no? Nalagyan na siya ng ano dyan para sa ating pintuan. So, nilagayan siya, mga guys, para malagyan na dito sa gilid, mga guys. Para isahang trabaho na lang siya. Hindi na tayo uulit-ulit kasi nga mayroon na tayong nakalagay na hamba dyan. Kaya nagpabili na talaga siya ng pinto dyan para mailagay na siya at maayos na rin yung mga gilid niya. So, yun. Ah, diba? So, tapos na doon sa pag-finishing hanggang taas. Finishing wrap pala. So, dito na lang yung kulang sa may gilid. And of course, dito sa kabilang gilid na side. So, dyan na lang talaga yung kulang. Ito muna yung inunan niya mga guys. Oh, yung paglagay ng hamba para ready na sa ating door. At ready na rin ang ating gilid niya mga guys. Nalagay na ng tapal. Ako naman, mayroon ng ano dyan. Wala na siyang utas dyan sa may gilid. So, pag nag-ano yan, pag nagtuyo yan, pwede natin ikabit ang ating door. Sa tingin nyo mga guys, anong kulay yung pinto na binili ko mga guys? So, comment down below kung ano. Tingnan natin next video kung tama kayo, diba? Para naman masaya. Char! So, yun mga guys. So, paano mga guys? Hanggang dito na lang. Thank you so much for watching and see you next time. God bless us all everyone. And of course, if you are new to this channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. Bye!